These are undeniable stories that need no denials at all. I'm Ricky Lo. Welcome to my world of explosive exclusives. Mukhang ang aking DPA ay pa-pick up ngayon ng mga sleazy rumors. Ito ay tungkol sa isang young actor, product of a talent search. Itong young actor daw ay pumapatol sa mga gays for 20,000 per session. Kaya lang, paglasing lang siya nangyayari ito. Kaya pag ini-interview siya sa TV, sa mga talk shows, denied to death siya na pumapatol siya sa mga bading. Kasi nga, habang nangyayari yon ay dead siya to the world dahil lasing nga siya. Ang clue, punta kayo dun sa Rizal Park at nandun sa mga damuhan yung clue. Rumors of third parties and earring dependence are going around about Dolphy and Shasha. Will this cause a breakup of a relationship which Dolphy has said will be his last? Dolphy, the king of comedy, turned 80 last July 25. At isang malaking pagdiriwang ang inihanda ni Zsa Padilla noong nakaraang Sabado. Patunay lamang na matatag pa rin ang 19 na taong pagsasama ng dalawa. Dolphy, happy birthday. Thank you. Ganda ng preparation ng birthday mo. Well, siya mastermind na si Shasha. Shasha, ikaw ang pumili ng menu. Yeah. Tsaka yung motif. Yeah. Mm-hmm. Kasi minsan lang naman, nag-throw kami ng party every like 10 years malaki. Mm-hmm. Kasi as they say, bawal yung 9. So 80 siya this year. Bakit Wild West yung no, it's 1920s. Yes, he was born 1920s, roaring 20s. The roaring 20s. The roaring 20s. It's nice to be in costume, you know, go to a party, para iba naman yung feel. And he was born in 1928, so we thought of the, you know, 1920s party theme. Dolphy, 79, ano? Pero Chinese 80. 80, yeah. Kasi binibilang yung nandong kasulunod dyan, no? Dolphy, at this point in your life, ano pa bang gusto mong marating? At gusto mong mangyari? Meron pa ba? Wala na eh. Wala na siguro. Parang, wala ako. Contento na ako. Complete na ang buhay ko. The accomplished na lahat. Accomplished na lahat. Nagawa na lahat. Lahat-lahat. Natupad na lahat. Lahat-lahat. Nagawa na lahat. Shasha, anong gusto mong mangyari na hindi pa nangyari? Sa inyong dalawa? Wala na siguro. I just... Yun nga, siyempre na-intriga pa rin kami kahit pa paano. Ano ba yung intriga? Ayaw ko. Lagi lang kami hiwalay sa go, ay, we've been together forever. Kaya na talaga yun. But we're so comfortable with it, with each other. Mm-hmm. And, you know, it's a kind of love that continues to grow. So, it's not just about us. It's about our kids. And we just plan to stay for together for as long as we could. Together forever na. So ang dami na nasulat sa yung dalawa about your split up. Why do you think it keeps on coming up? Huh? Wala lang. Pag may nag-iwalay naman showbiz, kayo ang sumusunod. And there was a point kasi that I had to admit, of course, everybody goes through, you know, rough times. And parang it was, so mag-iwalay kayo, parang it was misunderstood. It's just that lahat naman talaga yung dumadaan doon. So it's just a matter of admitting it. So admitting it was kind of wrong, in a sense. But I just felt, you know, parang what else can we say about our relationship? Parang it's been tried and tested over the years. So we have nothing to prove. Sa amin dalawa, wala na kaming dapat i-prove sa isa't isa. Wala na kaming dapat i-prove sa ibang tao. 19 years nang nagsasama si Namang Dolphy at Shasha. Ilang bagyo at pagsubok na rin ang pinagdaanan ng kanilang relasyon. Pero hanggang ngayon, pilit pa rin silang pinaghihiwalay ng mga intriga. Naapektuhan pa ba kayo ng mga chismis? Lalo si Shasha. No, nag-chismis every now and then. Hindi na, ayaw ko napatulan. Mm-hmm. Yung last na chismis, yung kay Tito Soto, yeah, di ba? Yeah, that's true. Clear na, paano nangyari yun? I have no idea. And the last time we saw him, nasa ospital si FPJ. That's how I remember seeing si Tita Helen. 204. Tita Helen and Uncle Tito. Tito Sen, ayan. Oh, Tito Sen. Oh. Anong reaction mo, Dolphy, nung lumabas siya? Wala. Nakatawang chismis na ito. Nakatawang nga ako. At si Tito. Sabi ko, saka text brigade pa yun. Parang sabi ko, ano ba naman ito? Paano ako nasangkot doon? Matawang lakad, medyo na-irita din doon sa... Yeah, because they've been together forever also, just like, you know, us. So, siyempre mas sila. Ilang years na silang mag-asawa. Of course, So, parang, paano ako nasangkot doon? Mas matagal kasi sa inyo, no?
In all fairness to Tito Sen, he never no, nagpahiwatig that he even likes me. Wala talagang ganun. Hindi ba kayo nag-usap ni Tito? No, because I don't know them so well. That was the last time I saw them. Kay Helen, kay I'm even closer to Shara. Mas ako ang close sa kanila kay Helen, kay Tito. Kasi nagkasama kayo, di ba? Maski nung lumiligo pa si Tito eh. Kami pa ang gumagawa ng para. So, yung mga ganitong issue, hindi na kayo naapektuhan? Hindi na dapat patulan kasi. Ano, sa isang matatag na relasyon na katulad sa inyo, Dolphy, Shasha, mayroon ba kayong tampuhan? We're very sensitive to each other. Like, nung umuwi ako from Melbourne, I had the flu again. Recently, ano? Recently. And di ba the last time, naghiwalay naman ko, sabi ko, yes, hiwalay kami ng kwarto because I had to be isolated. Because was, yun yung na-rumor na maghiwalay ka ng kwarto? Yun yung na-rumor. Sabi ko, oh, maghiwalay kami ng kwarto. I admit it. Sabi ko, ang init ng ulo ko. Sabi ko, you be the one to isolate yourself if you, ano, if you don't want to catch this kasi ang init. Buti naman, hindi naman ako nahawa. Doon din ako natutulog sa tabi niya, baka mag-iwalay na naman kami sabi. You know when you're comfortable with each other, yung mga ganong, kahit one is a little grouchy, moody. Naiintindihan. Kasi ka lang talaga yun eh. It's very complicated and I just wish for them to be very independent because that's the way I'm training my children. Exclusive Best Talks continues on Rick. How true is it that Shasha can no longer stand Dolphy's children who continually go to him for support and who get involved in controversial cases? Undeniably, this can ruin any union. Mang Dolphy has 17 children. Some of them are successful in their own fields. Pero may ilan-ilan din ang naligaw ng landas. Karamihan sa mga anak ko, Dolphy, magaganda ng estado sa buhay, no? Hindi lang. Baging mag-mature na mga isip sana. Meron pang naliligaw pa ng landas. Mm-hmm. Is it true na madalas yung pag-awayan, yung issue to ko sa anak ni Shasha, anak mo? Ikaw saan lang naman, di ba? Sa akin, hindi. Sa akin, wala. Well, kumisan, isa naman yung kanyang gun. Eh, sa akin, marami. Talaga, sinasabi ko, ako na ngayon, gusto ko mapadiretso ng landas yung iba. No, sometimes lang, I just want to make it clear, hindi naiintindihan ng iba how it affects our lifestyle. Like, you know, it's very complicated and I just wish for them to be very independent because that's the way I'm training my children. Not because you have money now, everything is given to you and you have a comfortable life. You have to experience what it's like to be on your own. Dolphy, anong masabi mo doon sa mga anak mo na feel lang naman naligaw ng landas? Paano sila parang itinutuwid ng landas? Well, kamukha ni Junior. Labing walong taon for doing drugs. He's now a preacher sa preacher na siya kay Eddie Villanueva. Nagpaalam siya sa akin, susi-switch siya ng ibang relihiyon. Okay, as long as you are with God, sabi ko. It's the same religion, sabi ko. Pagdating sa mga anak niyo, anong gusto mo pang mangyari sa kanila? Sa amin. Si Nicole na sa Melbourne. Nicole's in Melbourne now. So I'm just so blessed. Si Nicole is very book smart and she's so studious. So sabi ko, iba yung talino eh. Matatala mo yan forever. Huwag ka lang magdadroga. You know, magpapariwara sa buhay mo and magagamit mo yan, lalo na good education. But you never spoil your children with money, ano? Sometimes, ako spoiler eh. Oo nga, no? Bakit parang... Masyado akong... Hindi ako nang nanalakit lang. From the start, ano? Parang never kang nanakit? Yeah. Or kung ano yung gusto na binibigay mo? Pagka pinagalitan ko, inaamo ko pa. Pa siya matagal na aamo ko pa. So, normally, yung mother ang mas disciplinary. So, kung parehong magiging spoiler, ngayon. Hindi naman lahat. Yung talagang konti lang naman ang pinibigay. Of course, bukod na sa chismis na nauungkat every now and then, ang palaging tinatanong sa inyo kung kailan kayo magpapakasal. Well, quiet na dyan. Ang kwan eh. Baka surpresa yun, ano? 10,000... Baka magulit sila sa 10,000 years na yun. 10,000 years na yun. Kung halimbawa lang, ano, diba? I don't know if it will still happen, pero kami eh. Kung ano man, happy na kami sa...
pinagsamahan namin. Yung rally. Oh, parang kasal. Kasi parang hinihingi mo na lang magpa-party ka sa tao. Hindi pa pwede ito na yung party niya. O parang ito na, no? Ikaw ba Dolph, excited mag-marriage vows? Yeah, iniisip ko na nga. O paano kaya, no? Iniisip ko na yung mga sasabihin ng pare. Pag tinanong ng pare. Yung sasabihin sa akin ng pare, no? But really, marriage vows, yung marriage vows kasi it's not to be taken lightly. Exactly, no? Of course, it's sacred. Lalo na pag talaga, oh, it's very sacred. So, ako na, natutunan ko yun, syempre. Pagkatapos ko na-experience yung lahat ng pinagdaan ako, parang, ay, oo nga naman. May point ang tao kasi talagang pagka kinasal ka, sagrado talaga. Sigurado ka ba? Baka sabihin sa'yo, are you sure this is it? Siya si Esperanza Padilla as your wife. Ano sasagot mo? Siyempre, I do. Parang ulitin, I do, ano? Anong birthday wish mo? Ano pa ba? No, nandiyan na lahat, di ba? Oh, ang wish ko na lang sa ibang tao. Mm-hmm. Siya, sa mga anak namin, anak niya, anak ko. Sa kanila, ang wish ko na lang na sa kaibigan pati. Mahamahal lang sa mga mahal ko sa buhay. So, Shasha, binigyan mo si Dolphy ng grand celebration sa birthday niya. Ano yung birthday wish mo for Dolphy? I just wish him the best of health. Sana makapiling pa natin siya ng marami pang taon. At yun din ang wish. Sana umabot din ako ng ganun. At yun din ang wish ng buong mundo, buong Pilipinas, at ng marami. And, you know, we're just very... I just want to thank God for giving me the chance to know a wonderful and unique human being like you. So, Dolphy, how do you want to be remembered? Yes, sinabi ko kanina, smile. Smiling face ang gusto ko. With a smile, no? Yeah. Kasi kinakita yung tomb mo. Natatawa sila, nangiti sila. Kasi ma-flashback sa kanila yung, you know, yung happy moments ng buhay nila. Nakapagdulot siya ng ligaya. Kasi marami sa akin ngayon lumalapit. Thank you so much for being Dolphy. I'm really beyond blaming and finger-pointing kung sinong may kagagawan, kung sinong may kasalanan. I have learned that at age 37, kung ano man ang mga ginagawa natin, kailangan panindigan natin. Kung kailangan maparusahan tayo, edi maparusahan. Ganun yun eh. New haircut, a new attitude, and a new restriction order. No more kissing in public. Gretchen Barreto is undeniably a survivor, and she really knows how to handle every crisis. Matapos ang matagal na pananahimik, Gretchen Barreto finally breaks her silence. At gaya ng kanyang ilang pinagdaanang bagyo, La Greta may be shaken but never broken. Shaken but not broken. Oh, shaken but not broken. Oh, that's nice, no? Shaken but not broken. Yeah, it's good to be shaken. Actually, it's good to be broken also sometimes because you wake up and you realize many things. Sometimes, para tayong kotseng walang pinatutunguhan. And nabangga tayo, saka thank you, saka tayo nakaka-realize na, teka lang, hindi pala tama na, you know, konting preno. Reports said, Gretchen was in a serious state of depression after the controversial photos of her and actor John Estrada circulated on the internet. I'm only starting to recover. I'm only starting to really eat the right food. I'm only starting to sleep well. Hindi pa ako bumabalik sa routine ko. So, parang binibigyan ko yung sarili ko ng time to get over everything na nangyari. Amid all the controversy, Gretchen said her partner, Tony Boy Cojuangco, and her only daughter Dominique were very much supportive and understanding during the difficult period. Na-appreciate ko kay Tony at kay Dominique is that kung ano man ang nangyayari, kung ano man pinagdadaanan ko, tama o mali, they're proud of me. At kung hindi naman siya mabuti, they're still faithful. You know, they still take me. Yung nagka-problema, yung ini-explain ko sa kanya, said, Dominic, let's live in the States because, you know, here in the Philippines, every little, you know, intrigue is parang blown out of proportion. And she said, oh, it's okay, Mom. You know, you're just like a Paris Hilton of the Philippines. At least you didn't get jailed. So I had to share that na
marunong umunawa yung anak ko. And she loves you. She loves me, and I guess marunong din ako humingi ng tawad pag nagkakamali ako. Taliwa sa inaasahan ng lahat, maayos pa rin ang relasyon ni na Gretchen at Tony Boy. Pero may mga naglalabasan pa rin balita na wala daw si Gretchen sa last will ng kanyang longtime partner. Nobody knows what's there, and at this point, people can only guess. And at this point, that's not what's important. For me, what is given to me right now, what I enjoy, not only attention-wise and understanding and forgiveness that Tony's giving me, I obviously cannot ask for anything more. Maikli lang ang buhay. Hindi natin kayang ubusin. I mean, you know, whatever we have, we should just be thankful for. Huwag na tayong umasa ng kung ano. Kamakailan lang ay sumailalim sa isang maselang operasyon ang partner nitong si Tony Boy Cojuangco. Bagay na mas binigyang panahon at atensyon ng kontrobersyal na aktres. Tony. I think more than anything, yung pagkakasakit ni Tony kasi happened right, I think 10 days after the incident, yung photo incident. So what Tony has is what we call RR, respiratory papillomitis, something like that. And you get that when you're young, and then it gets bigger. And then that's why nawalan siya ng voice. So nothing else matters kasi yun lang ang importante at that time. Yung condition niya, so you're able to just put everything aside. He's okay, pero nakatrake siya. But since I love Tito Douglas, I'm here. Yeah. Sa pag-attend ni Gretchen sa party ng pamosong talent manager, hindi na iwasang magkita sila ni Janice de Belen, dating asawa ni John Estrada. Uncomfortable, syempre, di ba? Pero ano naman siya, di ba? Parang she doesn't really care, di ba? So parang, and parang she made me feel comfortable. Na I guess she's happy with her life. Wala naman na sa kanya yun, di ba? Hindi naman nagpang-abot si Greta at ang alaga rin ni Douglas Quijano na si John Estrada sa naturang birthday celebration. Ilang minuto matapos umalis si Gretchen, ay siya namang pagdating ng controversial actor. Are you more careful now about the company you keep, the friends that you go out with? I don't go out. I haven't gone out since that incident. Now it's Tito Douglas's birthday kasi kagrupa talaga namin, and but syempre may mga pinagbabawal na ngayon. Sino nagbabawal, si Tony? Or self-imposed mga bawal? No, syempre si Tony, parang yeah, pinagbawal niya. Like what? Parties and drinking. So eating na lang kami ngayon. But this, will you ever think of confronting or asking John about the photos to spread? Have you talked to him after that incident? I'm not ready to talk about that issue, I think. It's something I really have not dealt. Lumabas na yung litrato, nangyari na yung nangyari, nasabi na, and wala naman akong dinideny eh. I don't wanna deal with it. I don't wanna deal with it. I'm not ready. Undeniably, there have been lessons learned. And Gretchen tells us how it is to learn the hard way. I guess I've learned to... Alam mo, minsan nakakalimutan ko kung sino ako. I try so hard to be normal. And I think sometimes na around people sa show business, you know, sometimes I just think, I'm one of them. I can be normal. I can be like anybody else. I'm really beyond blaming and finger pointing kung sinong may kagagawan, kung sinong may kasalanan. I have learned that at age 37, kung ano man ang mga ginagawa natin, kailangan panindigan natin. Kung kailangan maparusahan tayo, edi maparusahan. Ganun yun eh. And that's something I also want to teach my daughter. Never ko sinabi sa publiko na perpekto akong tao. Mapagbiro ako, I can be serious, but I make mistakes. And I'm just so thankful that yung endorsements ko nandyan. Nagpapasalamat pa rin ako sa tao na tuwing lumalabas ako, ang daming texts, ang daming comments na they're happy to see me. And
they're happy to know that I'm okay. Minsan, napafrustrate ako na, bakit ganon? Pintas sila ng pintas, lahat na lang hinahanap sa akin, lahat ng kamalian. Pero, na-amaze din ako na pag natutuwa rin sila, hindi rin sila nag-oo. Sinasabi na naman nila na natutuwa sila, so natutuwa na rin ako. I think ang importante naman yung credibility. Never naman ako nagmalinis, never naman ako nagsinungaling. I'm always willing to face whatever consequences, whatever mistakes I make. I think that's more than enough. And like I said, Ricky, kahit anong mawala, kung yun ang price ng kanotihan ko, kung yun ang dapat kong ipagbayad, then I'll have to pay if I have to learn, diba? Greta and Tony Boy are off to the States for Tony Boy's further treatment. We wish them both well. Undeniably, they're still going strong. Undeniably, they're both great survivors. And undeniably, Greta is very much in again. Wala po masabi kay Ding Dong sobrang gentleman, maaskaso, malambing. So parang wala na akong hahanapin pang iba sa leading man ko. Mari Mar is back with big hair, big smile, and Mari Mar's trademark bosom. Marian Rivera fits the bill, undeniably. Siya ang inyong bagong kahuhumalingan, ang dalagang magpapatibok ng inyong mga puso gabi-gabi. Marian Rivera is the newest Mari Mar and undeniably, the next important star on Philippine TV. Marian Rivera, Mari Mar. Marian, marunong ka mag-Spanish. Ano? I-greet mo kasi Lens in Spanyol. Habla Espanyol? Sí, pero un poco. Ah, sige ako. Batiin mo sila in Spanish? Hola, buenas noches. Yo soy aquí in Mr. Riquelo show. Okay, i-translate ko. Good evening, everybody. Andito ako sa show ni Riquelo, di ba? No, sa Spanish game background. Maria, ano ang unang reaction mo nung malaman mo ikaw ang gaganap sa papel na Marimar? Reaction ko po, halo-halo po eh. Masaya, kinabahan, na-pressure. Kasi actually po, ano yan eh. Surprise po yan para oo, sa akin. Oo, sinurpresa ka. Pinapunta po ako diba? Sa bahay Asabat ng manager. Sabat si Popoy, di ba? Opo. Sa script, di ba? So, tapos may mga staff doon. Tapos may inabot silang letter sa akin. Tapos pagbasa ko ng letter, ako daw po yung gaganap ng Marimar. Parang, ha? Ako na ba talaga to? So, parang naiyak ako sa sobrang tuma. Napayapos ako kay Popoy. Parang sabi ko, wow. Parang sobrang dininin talaga ng Diyos yung panalangin ko na talagang pinag-pray ko na sana makuha ko tong Marimar. Confident ka ba na ikaw makuha doon sa role? Hindi ko po siguro magagamit yung salitang confident ako. Siguro pinaghandaan. Pinaghandaan? Sa pagsasayaw, nag-internet ako tungkol sa kanya. Nagpatahi ako ng damit kay JC para isuot ko doon sa audition ko. So lahat po pinaghandaan ko. Pati yung pag-acting niya, the way na magsayaw siya. So pinag-aralan ko po lahat yun. So nung audition, anong pinagawa sa inyo? Sa audition po, pinaarte po ako ng tatlong beses. Yung isa, kausap ko si Pulgoso, and then with Ding Dong Dantes. Tapos yung last, sayaw ng Alam Marimar. So malaking pressure ba sa'yo ito, Marian? Malaking challenge, ano? Sobrang laking kasi pressure laking po talaga. Project nito. Opo. Sa ang laki ng, ano, ng station sa'yo, ang faith sa'yo, at malaking expectations, di ba? Opo. Napre-pressure ka ba? Sobrang napipressure po ako, pero tinitake ko po yun as a challenge na lang para sa akin na mas kailangan pagbutihin ko yung trabaho ko, gawin ko yung anong gusto nilang gawin ko na magugustuhan ng mga GMA management. Dahil ako din sa sarili ko, ayoko silang biguin. Gusto ko i-prove sa kanila na tama yung pinili nila as Marimar. Anong pinagkakaiba na ang pagkakaiba ng Mexican na Marimar at ang Pinay version ng Marimar? Siguro po hindi naman ganun kalaki yung pagkakaiba, pero mas madami po silang idinagdag. Mas marami pong mas magugustuhan, ginawang mas Pinoy. Mas makaka-relate din yung bawat isang Pilipino. Nilagyan ng Pinoy flavor, di ba? Ayun po. Anong pagkakapareha mo kay, ano, kay Marimar? Siguro po yung pinaka-the best na malapit doon. Parehas kami siguro na ano? Sasayaw. Masasayaw. Masasabi ko na kaya ko ding sumayaw ng kaya niyang sayaw eh. Si Ding Dong Dantes ang gaganap na seryo, di ba? Mm-hmm. At very passionate ang maiksena niyo. Hindi na Marimar. Seryo, di ba? Posible ba na magka-develop ang kayo ni Ding Dong? Ay!
Ako, alam ba ni Carillon? Ayaw po magsalita lang tapos na, ay, hindi kami ni Dingdong. Pero tatlong linggo pa lang po kami nagkakasama ni Dingdong. So, mahirap po magsalita. Pero sa ngayon, sa sitwasyon po namin ngayon, mabuti po kayong magkaibigan. Saka, after 4 weeks siguro, medyo ano na. Saka wala po akong masabi kay Dingdong, sobrang gentleman, maaskaso, malambing. So parang wala na akong hahanapin pang iba sa living man ko. Of course, Maria, parang a sudden turn about to, ano? Dati, sweet ka. Tapos, gano'ng kadering ngayon compared sa noon? Kasi dati gano'ng po... Gano'ng kasexy itong role na to? Pagka-sexy po talaga siya kasi nagpapakita ako ng skin yung mga suot ko dito. Medyo labas yung minsan yung cleavage ko. So, compare sa dati. Tsaka, mas nagiging conscious din po ako sa mga kinakain ko ngayon. Kaya, kailangan ko talaga alagaan yung katawan. Workout. Exercise. Paano pinaghandaan yung role na ganito? Nag-research din po ako. Tsaka, marami po kami mga workshops na ginawa. At syempre po sa tulong din po na magagaling kong director na si Binibining Joyce Bernal at saka si Direk Macalejandre. Diba? How is it working with ano with Binibining Joyce Bernal? Opo, sisi daw yan, ano? Opo, pero magaang katrabaho si Direk Joyce eh. Si Binibini. Sinasabi niya, Marian, ganito yung gagawin natin, ganito. Parang bago niya ako isa lang, bago kami mag-take, sinasabi niya po yung kung anong dapat at hindi ko dapat gawin. So, nagiging madali po para sa akin kasi mas gusto ko po yung tinuturuan ako kaysa po na gawin ko sa sarili ko anong dapat kong gawin. Si Paul Goso ba may eksena na kayo? Marami pong beses. Mayroon ba makipag-dialogue sa katulad ni Paul Goso? May mga ano po na mahirap kasi nag-uusap kami dalawa, may eksena doon na bubulungan ko siya, umaalis siya. So parang wala, dinadala namin sa tao. May nag-dialogue din sa kanya? No? Meron po. So may mga adjustments ka ba for the role? Malaki po. Kasi kung i-compare po siya dati sa mga soaps pong nagawa ko, parang pa-sweet, iiyak, aapihin. Dito hindi, medyo fighter, no? Palight na, medyo palambing na... Medyo sa lubang po doon. Ay, mga ganun po na parang wala sa isip niya. Parang hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Pero pag pinapulat mo siya, parang pa-sexy na, malambing, na nangaakit. Parang ganun yung dating niya. Pasad lang pala yung pagka-innocent, kumari. Of course, Maria, kasama mo dito si Katrina, di ba? Ang sexist Pinay ng FSM. Hindi ka ba na nag-worry na baka i-compare kayong dalawa? Siyempre, hindi maiwasan yun. Siguro po hindi maiiwasan na i-compare, pero ang lagi ko po sinasabi, iba po si Katrina, iba ako. Parang may sarili siyang mga qualities na, Katrina yan, eto si Marian to. Saan ang feeling mo na ikaw ang binibuild up na next big star ng GMA? Siguro po, hindi ko na po iniisip na ako yung star ng GMA o ako yung binibuild up nila na kung ano man po yung gusto nila sa akin. Ang nasa isip po ngayon, kung paano ko po pagbubutihin yung trabaho ko, kung paano ko ibibigay 100% ko para yung mga expectations po kasi sa akin, sobrang laki. Sobra. Ayoko po na sabihin lang nagkamali sila. Gusto ko patunayan po sa kanila na tama po lahat ng desisyon nila na kinuha po nila ako. So, anong dapat naming expect sa Pinoy version ng Marimar? Sinisigurado ko po na mas kung dati po na Talia yung nagugusto nila, mas tayo na po siguro ngayon kasi mas may Pinoy na ano po yung gagawin namin eh. Hindi lang basta, eto Marimar na ginaya. Hindi po basta namin ginaya. Mas pinaganda pa po lalo. Basta po, abangan niyo po ang Marimar. Sa August na po yan. Sana po suportahan niyo po ako at lahat po kami dito, ibibigay po namin lahat ng best para sa inyo. We wish Marian the best of luck in her bid for stardom, just as we wish Agan Janice the best of luck in helping the son, Iggy Boy, get back on track. Siguro there were gaps in the relationship for a while, so magiging ganun talaga. Frequent and for pop. Kay Aga Mulak mismo nang galing ang balitang may problema ngayon ang anak nila Janice De Belen na si Iggy Boy. Lumabas ito sa isang panayam ng aktor sa Philippine Entertainment Portal at dito na nagsimulang questionin at husgahan ang pagiging ina ni Janice. Janice, anong reaction mo dun sa, nasabi ni Aga tungkol kay Iggy Boy? Anybody who says anything regarding this issue, wala naman akong
Well, I respect their opinion because it's their opinion. Nirespeto ko yun. He has the right to talk about Luigi because he is the father. I have the right to talk about Luigi because I'm the mother. Yeah. So, okay lang. So, isa-isa natin yung mga ano para ma-clear naman natin, di ba? Para hindi pag-awayin kayo, dahil okay na kayo, di ba? So, okay naman yung relasyon ni Eggy Boy at saka ni Aga, no? Luigi's relationship with Aga, as far as I know, is okay. Pero, hindi ko na masyadong inaalam yung detalye because I think as a boy of his age, there are things that you want to keep to yourself, di ba? So, yun, hinahayaan ko silang dalawa for as long as he's okay with parang it. Parang boy talk, no? Oo, kanina yun eh. Hindi ako masyado nakikiala. Parang more of getting to know more ang stage nila ngayon, ano? I think kasi for both of them, spending more time now than before. I think they will be having a lot of getting to know time. Of course, alam natin na si Iggy Boy hindi lumaki kay Aga, no? Sa'yo lumaki. Hindi masyadong nakilala ni Aga si Iggy Boy? Siguro sa sitwasyong ganun, I would say may part na hindi mo talaga makikilala kasi hindi kayo magkasama sa isang tirahan. Yun, totoo naman yun. Siguro there were gaps in the relationship for a while. So, magiging ganun talaga. And I cannot blame him for saying that. Yeah. Because sometimes nakatira na yung anak mo sa bahay mo. Sometimes hindi mo rin kilala masyado, di ba? Si Luigi lives with me. He visits Aga. I know he visits Aga because sometimes pinapahatid ko siya. So, nasabi din ni Aga na si Iggy Boy dahil hindi masyadong mahilig mag-aral. I have not denied the fact that it is a struggle right now with Luigi when it comes to school pagdating sa college. I've made it ano, parang kinukwento ko naman yan, hindi ko naman siya tinatago eh. Kasi natural lang siya. It happens not only to me, it happens to a lot of other parents. Maybe he really is not ready yet, hindi pa siya decided on what he wants to be. So I give him his space. So you know, may nasabi ba si Aga na Eggy Boy won't get the single, kinu-quote ka lang, sintabo from Aga kapag pag nawala siya, kailangan daw lahat ng ari-arian niya, dapat niyang pagtrabahuan, pero sa lahat ng anak daw niya, ganun din ang patakaran niya. Maganda yan, di ba? Walang favoritism, equal, ano equal mo, among equals. It's his personal belief. It's his personal belief. Yung magandang okay value, you work for ano? Dapat naman talaga. Dapat talaga. Ako, sinasabi ko talaga, even to my younger children, I tell them, you know, at 18, ang isusupply ko lang sa inyo, bahay nyo at pagkain nyo. After that, gusto nyo gumimik, gusto nyo bumili sa ganyan, magtrabaho kayo. Kasi pag hindi winin sila maaga yan, maano nila yun eh, isipin nila na okay lang kay mami. Parang yun, just si mami okay to lang me, kay mami. Aga, no? That's why I encourage them, kahit sa baon nila ngayon sa school, you save a little portion para if you wanna buy something, you can buy it. Even if ang ending nun, ako pa rin ang bibili nun para sa kanila. Pero para lang matuto silang magtabi. Yeah. Janice, okay naman yung mga duties ni Aga sa father. Nag-uusap naman kami the financial side. Financial side naman, you know what? Aga is not a hard person to talk to when it comes to that. Usually, pagdating sa malalaking bagay, gusto lang niya sa akin galing. Gusto lang niya sa akin galing para sure siya na kailangan ito. Diba? Which is right. Of course, which is right. Which is okay with me. Minsan text lang, may sasabihin siya sa akin, ganito, should I give? So, don't give as much. Ah, good. Maganda gano'n, no? Ganun. Para walang, you don't blame it sa other ko. Oo, wala akong, I have nothing against that. Ang gusto daw ni Eggy Boy is culinary arts. Mahilig ba siya sa cooking? Mahilig siya sa cooking. Ah, maging chef, ano? Mahilig siya kumain. Okay lang yun sa akin. Alam mo, okay lang, I encourage him. But ang dami na namin pinagdaanan, sabi ko sa kanya, like, if you are going to do something. So what is he doing? Right now, he is in between. Alam mo, marami na rin ang nagsabi sa akin na, umuna muna i-pressure, hayaan mo na munang siya na ang humingi. Like what I said, everything that's happening right now, all the talk that's coming out, is not doing him any good. Affected ba siya? Kasi Luigi is not any different from other 20-year-olds, 19 years old, who are going through this phase, di ba? This phase na hinahanap mo yung sarili mo in this world. The only difference is, anak siya ng artista eh. That's it. Di ba? So, yun, pag pinag-uusapan yung ganito, pag lumalabas siya sa dyaryo, it's not doing him any good. Hindi ba siya showbiz? Because it adds pressure to what he is already carrying. Like yung peer pressure, knowing na lahat ng tao alam na anak siya ni Janice at saka ni Aga. Aga, anak ni Janice. Diba? So, malaking bagay na yun.
parating sinasabi sa kanya, pag ikaw na kabuntis, get out of my house. The way the issue has been blown up, you would think that Iggy Boy is the baddest boy on earth. But is there really a problem? Or is Iggy Boy just another young man searching for his place in life? Kay ni Luigi, hindi kayo open to each other. Yung communication dahil nyo, hindi open to each other. We're open to each snack other. Kayang ganyan, tapos makalang. Alam mo, ang nanay at ang anak, ganin yan, open. Mag-umpisa sa open. Ikaw nagtatala sa lang, love life niya? May kahit, girlfriend ba siya? Ay, ako, nalalaman ko naman yung kinukwento naman niyan eh. Kaya lang, hindi nga ako nakikialam sa love life. Ayoko makialam sa love life kasi buhay niya. Motherly advice, wala kang binibigay na. Simple careful, lang. Baka ganito. Alam mo, ang problema kasi sa mga bata, based on my being, teenager myself, alam mo yung nade-detect mo kung kailan nagli-lead into a sermon ang sinasabi ng mga magulang. Ah, decision to turn. Kaya, di ba, may age siya na talagang, oh my God, ayoko, sermon uli, ayoko na nito. Okay, what did I do wrong now? Hindi mo in-encourage na in a subtle way. In-encourage, iniiyakan, merong nakikipag kaibigan ka, lahat ng klaseng approach ng sermon, or minsan tinatry mong hindi siya sermon, parang nasoft na parang. May ganun talaga eh. Pag narinig mo na nagsisermon na ang magulang, busok, may wall na kagad na tumataas. Na, no? So, may mga issues din kay Iggy Boy o si Luigi, ano? Yung isa nga doon, nakabuntis daw si Iggy Boy. Hindi katakataka, guwapo eh, ano? Alam mo, sabi ko kay Luigi. Pero sana hindi. Ako, parati ko sinasabi sa kanya, pag ikaw nakabuntis, get out of my house. No. Not for anything, but yes, you chose to do something. Di ba? You chose to get into something na, di ba? Hindi kaya mo. Oh, since hindi mo kaya, get out of my house. Gusto mo pala nga, kayanin mo ngayon. Pagdating kay Luigi, talagang 50-50 kayo ni Aga, no? Decision sa buwan niya, whatever. Hindi mo na ako nag-expect ng match. You know, I really don't expect much. Kung ano lang yung maibibigay. I do not expect anything from anybody. Sakit ko yun eh. Sakit ko yun yung I try to do everything kung kinakailangan. Kung may iba pang tutulong, di that's fine. Pero kung wala, okay din lang. Hindi ako nagre-reklamo, hindi ako mademand sa kahit na ano. At nagbe-blend naman siya doon sa, of course, kay Aga, doon sa twins. At kay Tita Charlene, ang tawag niya kay Charlene? Tita. Yeah, I think so okay naman, mabait naman si Iggy Boy, quiet, ano? Alam mo, hindi kasi ako mahiyain si Iggy Boy, ano? Hindi katulad si Luigi? Hindi ba siya mahiyain? Si Luigi, minsan mahiyain siya. Minsan mahiyain siya. Pero alam mo, hindi kasi ako masyadong matanong pagdating sa ganyan. Ah, hindi mo. Because he's a big boy and he can take care of himself. I don't ask. Hindi siya makwento rin. Hindi kasi ako nagtatanong eh. Ganun ba? Hindi naman siya nagvo-volunteer ng kwento. Naging close naman si Luigi kay Jan, di ba? At some point, yes. At some point? What do you mean at some point? At some point, when we were together. But now, how's the relationship? Hindi din ako nakikialam dyan. Kasi he's had a relationship with John. So, yung ngayon, bahala ka. You want to keep the relationship or you don't want to keep, it's your option. Naging malaking factor din ba ang pagkawalan ni John sa buhay na Iggy Boy? Siguro naging part din yun because all of a sudden you find yourself again without a father figure. Oo nga, no? Di ba? Who can blame him? Anyway, Janice, kayo ni John, okay naman kayo, di ba? Kami ni John, as long, pag tungkol sa bata, yun lang naman ang kailangan namin pag-usapan. Of course, ikaw happy ka, no? Ulit ako na ulit tong happy ka sa love life mo. Importante yun, di ba? It's all over your face, eh, yung happy ka. I guess happiness, the happiness that you see that I have, is a whole. Di ba? Yung wala akong inaaway, hindi ako nakikalam sa buhay ng may buhay, happy na ako sa ganito. So, what do you want to tell Luigi? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Luigi, like I said earlier, he really does not need all of this. If I had my choice, I wouldn't be sitting here. Yeah. Diba? If I had my choice, but at some point... But there are things that you have to clear. I have to say something. Yeah. Eh. Yes. Alam ko yun eh. At some point, I have to say something. Yeah. Kinala mo naman ako, Tito Ricky. If I really had my choice, I wouldn't be here. I wouldn't talk about it. I wouldn't say anything at all. But the situation calls for it, diba? Parang kailangan magsalita ako, diba? Hindi na importante yung gano'ng kadaming beses ako magsalita. Pero yung may need siya for answers eh. May mga times ba na naisip mo medyo nagkulang ka ng pangkikita? Oh, all the time. All the time. How do you make up for that? I just hope I'm doing the right thing. You know, I was 18 years old and I had Luigi. I was getting out of childhood at that time.
siguro noon hindi ko tatanggapin na I probably didn't know anything. Ngayon ko na lang natatanggap na I really did not know anything. And I tried to bring it up the best way I knew how or kung ano na lang yung kinakapa ko eh. Kinakapa mo yan eh, hindi mo alam. So, alam ko na not only to him, maybe to all my other kids, to all my 5 kids, may mga pagkukulang ko sa kanila. Because right now, there is no present father. Of course, you're acting as the father and the mother. And no? I'm asked, I've been asked several times, that if I could give a gift to my children, it would be, sana mabigyan ko sila ng perfect mother and perfect father. That's why. Pero sana, if I could give them a gift, I'd give them a perfect father, a perfect mother, so that they'd be perfect kids. Parang wala but it ganun. Doesn't happen. Samantala, isang mensahe naman ang ibinigay ni Aga Mulak sa PEP patungkol sa reaksyon ni Janice sa kanyang mga naunang pahayag. Ayon sa aktor, hindi pa sila nagkakausap o nakikita ni Janice matapos sumabas ang balita tungkol sa kanilang anak na si Iggy Boy. You say that denials are part of showbiz. And where there's a denial, there must be some truth. They, the stars, say different things. For Shasha, no breakup with Dolphy. For Marianne, no time to waste. For Janice, no one to blame. And for Greta, no looking back. I say, take it at face value. Kung anong sinabi nila, hindi yun ang sinabi nila. But eventually, when the truth comes out, as it often does, and the stars are proven wrong, well, we get the last laugh, don't we? I'm Ricky Lo. More explosive exclusives next week. Don't deny it. The Ricky Lo Exclusives would like to thank the following. Guess Jeans, Cheesecake, etc. Tomas Morato, Hi Magazine, Yes Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider, Aquabest.